malaki-laking budget para madala mo yan dito sa Metro Manila. Okay. Yung isa naman na nakikita ko palagi sa mga inquiries sa akin, mga nag-i-inquire sa akin. Yung ano, no? First Wall Tech yung ano, brand. Permanent formwork siya. Pag sinabing formwork, ito yung ilalagay mo muna, ikakasa mo bago buhusan ng konkreto. Example, nag-decide ka na yung wall mo ay buhos o hindi hollow blocks, buhos talaga, solid na concrete. Lalagyan siya ng dalawang plywood pagkabilang side o pinolik ang gagamitin mo, ano man. Tapos, lalagyan mo yun ng bracing, kahoy o kaya tubo. Nakatukod siyang ganun, no? Para nakatayo siya. Tapos, bubuhusan to ng concrete, semento, tsaka grab, tsaka buwangin. Pero pagka natuyo na yan, tatanggalin mo na yung formwork, yung plywood. This time, hindi mo na siya tatanggalin. Yun yung ano, no? Yun yung essence nitong ano, permanent formwork. Andun na siya. Ano ang advantages tsaka disadvantages nitong technology na ito, yung permanent formwork? In this case, yung tinatanong sa akin na brand ay yung First Wall Tech. Ang kagandahan dito sa permanent formwork wall panel, hindi mo na rin siya ipa-plastering. Kasi ito ay ano, no, gawa siya sa dalawang fiber cement board. Yung fiber cement board, kilala natin sa brand din, no? Kasi tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa ano, brand din, shortcut eh. Yung Hardiplex na brand. Pero ang tawag talaga doon ay fiber cement board. Parang 1/4 siya eh. 1/4 tsaka 1/4. Tapos, sa gitna, meron siyang mga nakatukod o nakasupport na parang ano, no? Mga styrofoam. Parang spacer siyang ganun. Para maisuot mo yung bakal mo, vertical, tapos horizontal. Pagka binuhusan mo na siya ng concrete, yun na yun. Itong mga dugtungan na lang, lalagyan mo na ng ano, patching. Para hindi makita yung dugtungan. Tapos pipinturahan na. Wala nang plastering. So yun yung ano, maganda rito. Dahil doon, makakatipid ka sa labor, sa oras, sa finishing, dahil hindi mo na siya ipa-plastering eh. Makakatipid ka ng ano, material para sa plastering. Wala nang plastering, zero plastering. At dahil makinis na rin yung Hardiplex, konting patching na lang tapos painting na. Yung preparasyon mo para sa pintura, mas malilesen na labor and materials. So yun ang kagandahan nito. Ba ito? Sigurado. Napakatibay niyan. Dahil ano na siya eh. Concrete. Reinforced concrete siya. Buhos ba naman eh yung pader mo. So sigurado, garantisado, matibay ito. Matibay ito. Ang limitation nito ay kung mag-i-extend ka. Halimbawa, mag-i-extend ka in the future. Magdadagdag ka ng kwarto o magdadagdag ka ng wall. Imagine yung ano, dusa. Dahil nga concrete siya eh. Yung dusa ng mag-titik-tik para mag-tanim ng poste na bago kapag ka nag-extend ka. So, hindi siya masyadong future-proof. Pero, kung wala ka naman planong baguhin yung layout ng bahay mo, hindi naman siguro masyadong problema. Pero yun lang isa, no? Kapag gusto mong magkaroon ng changes sa structure at saka sa walls ng bahay mo. Isa pa, na isa pang downside. At isa pa, parang hindi ko nakita na pwede siyang gamitin sa slab. Parang ano lang siya, pang vertical lang talaga siya, pang walling lang. Although, pwede siya ng interior at saka exterior wall. Pero overall, kung ang hanap mo ay tibay, dito ka sa ano, dito sa permanent formwork na ito.
itong first wall. Kung hahanap mo talaga ay tibay. Tapos mabilis din siyang gawin. Pero yun nga, mag-i-invest ka talaga sa concrete. Siyempre gusto mo matibay eh. Mag-i-invest ka sa concrete. Solid siya eh. At kung hindi naman masyadong importante sa'yo yung ano, yung mga future expansion or extension ng yung bahay, hindi mo na masyadong problema yon na mahihirapan kang mag-adjust, no? Dahil ano talaga siya, concrete eh.